So this is a Lenovo L340 gaming laptop. This is a second hand laptop. So binili ko siya sa marketplace, sa online store doon. So let's check kung okay ba talaga to, kung sulit siya or lugi. Then syempre unang titignan natin is kung okay ba yung unit, kung makinis siya. So far mukhang presentable naman siya. Wala masyadong gasgas. Merong konting gasgas pero okay pa rin siya. For me, it's still presentable. So, parang good as nyo pa nga siya. Yeah. So after natin i-check yung likod, yung mga ports, kung madumi, check naman natin yung harap ng keyboard. So yeah, maganda rin siya. So sana lang ay gumagana pa siya. No? I-testing siguro natin later. Yeah. Yep, so try natin i-power on. So color blue yung backlight niya, which is maganda. Ito naman yung reset button in case na gusto natin siyang i-re-image. So, from reset pack factory. So, yung screen niya sobrang ganda, malinis. Chinek ko sa Lenovo online, mukhang ang sabi doon is may anti-glare siya. Tapos yung camera niya merong shutter, yung pwede mo siyang i-close para walang, para if ever na may nag-access ng webcam mo, secured siya, hindi ka makikita. So para malaman ko kung hindi ba ako nadaya ng store, nag-download ako ng CPUZ. Free application naman to, pwedeng i-download. So makikita natin dito yung processor niya. So which is for me it's i7-9750H 9th gen. And then yung memory niya, so dapat 16GB DDR4. So far tama naman siya. And then also dapat yung graphics card pag chinek natin is tama rin. So yeah, so as I can see here, it's NVIDIA GTX 1650 Ti 4GB DDR5. So tama. So pwede rin nating sa ginagamit natin is DX Diag. So basically pag nag DX Diag tayo, makikita lang naman natin kung mga serial number, yung mga basic information regarding sa OS. Isa siguro sa nagustuhan ko sa Lenovo is yung Lenovo Vantage na application nila. So dito makikita natin yung system information, yung warranty. Tapos very user friendly. Yan, makikita rin natin dito yung usage. So, lahat as in, pwede ka rin mag system update. Sasabihin niya rin sa'yo yung driver. So, dito rin is mas madadalian tayong mag-test ng hardware. So, iscan niya yung processor mo, yung memory, yung network interface, ni card, storage, and then yung SSD. So everything makikita natin agad dito. So syempre so sa mga hindi masyadong technical, mas maganda to kasi ano lang siya. One button lang. Then yun na, iscan niya na everything, tapos titingnan lang natin kung pass siya or failed.
So far, maganda yung result ng hardware test natin sa Lenovo Vantage. So, yun, ang result niya is pass. So, I think wala tayong problema sa hardware when it comes to hardware. So, punta naman tayo sa battery and charger. So, yung binigay sa akin charger is original naman. So, fast charging ito. So, yun, plus points na siguro na original yung binigay na charger and then working pa siya. So, let's check kung magcha-charge ba yung laptop. So, dapat part yun ang testing natin kung yun, kung magcha-charge talaga yung laptop. Ayan, so since in nasa conservation mode tayo, mayroon siyang parang dahon sa katabi. Ibig sabihin noon may certain amount or may certain percentage lang siya na magcha-charge. So pag nilipat natin siya ng rapid charge, doon magpo-full charge na siya. So maganda tong features na to para hindi agad masira yung battery natin. So kay Lenovo meron siyang ganito. I think si Asus din may ganyan eh. Ewan ko sa ibang brand. So, syempre, part din ng testing natin, kailangan yung keyboard natin, dapat working din siya. So, meron naman online test sa mga keyboard. So, pwede natin gamitin yan. So, like this website, very, very maganda siya or madali lang siya i-test. So, press lang natin lahat ng keys sa keyboard to check kung okay lahat. So kung gusto nyo malaman kung saan ko siya binili, itong laptop na to, so dito ko siya binili sa Jazz Device Pad. So nagtitinda sila ng brand new and second hand laptop. So far mukhang okay naman yung laptop na nabili ko sa kanila, fully working. So sabi rin naman nila fully tested yan sa kanila. So chineko na din in the background yung mga ports, working din, hindi ko na sila napakita sa inyo. And then yung camera din, hindi ko na rin pinakita kasi nakikita yung mukha ko. So check natin speaker. So, yung speaker nito malakas siya eh. So, ewan ko lang kung makikita siya sa video. Pero, yun, maganda yung sound. Pero medyo matining siguro, wala siyang bass masyado. Pwede na rin siyang pampanood. So, pang music. Pero kung gusto nyo yung medyo pihikan kayo sa sounds, gusto nyo nang ma-bass. So, lagay na lang kayo ng speaker. So, pag tinignan siya sa mga online shop like Complink and then sa Lenovo mismo, medyo pricey siya. So, yung i5 pa lang, 47 na. So, yung i7 na same dito sa second hand laptop na binili ko is around 60,000. So, nabili ko lang yung laptop for only 39,500. So, sa tingin ko, so good as new naman to and everything's working fine. Yung battery niya is working for 3 to 4 hours na rin. So I think
sulit na rin siya sa price niya. So what do you think? Sulit kaya ito or lugi? So ititest ko siya for the next testing. So sa part 2 for gaming, syempre. Tingnan natin kung kaya ba yung mga games ngayon.